So ayan guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, muli po tayong nagbabalik dito sa ating mga inaalagaang mga inahin. Ayan, so sa ngayon guys ay linipat ko na po guys yung mga biik dito sa ating isang inahin. Ayan, binalay na po natin guys. So bali, linagay lang muna natin guys yung limang mga biik na binalay natin. Ayan. So, may susunod pa po dyan guys na ating iwawalay sa ating mga inahin. Bali, banda dito. Ayan. So, yan po guys yung mga biik na iwawalay natin. Hindi na po magtatagal. Mga 5 days na lang po guys, pwede na natin iwalay yan sa ating inahin. Ayan. So, ito naman ay medyo matagal-tagal pa guys. Ayan yung mga bait. Saka dito sa kabila. Ayan. So yung problema natin ngayon guys ay yung kanyang mga lalagyan. Yung mga lalagyan ng ating mga bait na iwawalay natin kasi doon sa babuyan walang amoy ay may laman na yung kabila 15, tapos yung kabila ay nandun si Cardo, saka wala tayong paglalagyan guys kay Cardo kasi dito yung lalagyan ni Cardo linagyan po natin guys ng inahin na bagong panganak. Yung problema natin yung lalagyan nito at saka sa kabila. Ayan, tapos dun yun po yung problema namin dito guys, yung lalagyan ng ating mga biik. So wala tayong paglalagyan dun sa upper farm, hindi pa po guys tapos gawin yung babuyan walang amoy. So kailangan matapos na din dun guys sa itaas para may lipat natin yung ibang mga biik. At saka ito ay hindi magtatagal, maglalandi po ito guys. Yan. So ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nandito po tayo ngayon sa upper farm. Dito po tayo ngayon guys sa ginawa naming kulungan ng mga baboy. Baboyan walang amoy. So kung mapapansin po ninyo ay wala pa pong laman na baboy. Yan, may mga naka tambak pa po guys na mga ipa. So hindi magtatagal guys ay malalagyan na po natin yan ng mga baboy dito. Bali yung ginagawa ko ngayon ay yung kanilang swimming pool, ito ay binubutasan ko po guys. Yan, labasan ng tubig, kaya bubutasan natin dyan. Yung ano ng pakainan ay nabutasan na po natin guys. Ayan o. So kung mapapansin po ninyo ay malaki yung pakainan natin. So hindi natin na bantay ng gaano kasi nagkaiba-iba yung mga plano guys. Kaya nagkaganito yung ating pakainan. Ang luwag talaga. So kung ako lang masusunod ay hindi talaga ganito yung ano pakainan, hindi ito maganda, maluwag. At saka gagawin lang ito guys sigaan ng mga baboy, so parating marumi yung pakainan ng ating mga baboy. Kaya yan, so gusto ko sana tibagin kaso sayang, pababayaan ko na lang guys. Another gastos na naman. So pag nagtitipid lalong napapamahal talaga. So kaya yung ginawa nila nito ay sabi nila gustong magtipid. Pero yung pagtitipid ay hindi naging maganda yung kinalabasan. So yan. Hindi pa tapos guys yung ating swimming pool.
Anuhan pa po natin yan ng simento, rapingan pa po natin yan. Saka wala pa pong pintuan, ayan. Magagawa pa po din tayo ng pintuan at saka may may lalagyan ng tubig. At saka may drinking water. Ayan, nakabang na po sila, guys. Yung problema na lang dito ay yung supply ng kuryente. Wala pa po tayong supply ng kuryente dito. Ayan. Baka makiano lang muna tayo, guys. Makikabit lang muna tayo doon kay La Quatser magbubukid. Medyo mahaba-haba lang yung magagamit na na wire papunta dito para magkaroon tayo ng supply ng kuryente at saka magkamayroon ng ilaw at saka kulang din ng ng makina para sa paghihigop ng pagsusuyop ng ng tubig papunta dito dun sa baba para malalagyan yung ating mga dalawang drum para maistaka ng tubig. So yun po yung kulang pa po dito. By this October baka malagyan na po ito, guys, ng mga baboy kasi yung mga biik doon sa baba ay mga October pwede ko na yun iwalay sa kanilang mga inahin. So doon sa kabilang babuyan sa baba ay puno na po doon. Yung matitira, guys, ay dadalhin natin dito sa upper farm. Yan. So yan yung paligid. Walang trabante dito, nandun sa baba. Nagkakatay sila, guys, ng chicken, ng mga manok. So yan, guys, umpisahan ko na ito para matapos na tayo dito sa pagbubutas para labasan ng dumi at saka tubig. So yan, guys, yun lang muna, guys, yung ating update ngayon dito sa ginawa naming babuyan walang amoy dito sa other farm. So matagal-tagal na din nababakante ito. Yan. So ngayong October ay pwede na ito malagyan. So abangan nyo, guys, yung paglipat namin dito sa mga biik. So ayan.